bringing hope the world over. Hope Channel. City of Naga, only here in Camarines Sur, para po sa isang masarap at masayang pagluluto. Kasama ko po ngayon ang executive chef and vegan expert na si Sir Arnel Ubias dito po sa kanyang vegetarian restaurant, ang Green Earth Cafe. Ako naman po si Jam, dito lamang po sa programang where you can fill not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition. Now, before I start our recipe for today, let us have some time for our spiritual food. Buksan po natin ang ating Biblia sa Revelation 3:20. Na ang sabi po ay, "Behold, I stand at the door and knock. And if anyone hears my voice, I will come into him. And I will dine with him, and he will dine with me." Ang ating Panginoong Jesus ay lumalapit po sa atin. Kumakatok po sa ating mga puso. Kahit po tayo ay makasalanan, may hina, at may mga pagkukulang, tayo po ay Kanyang nilalapitan at Siya po ay kumakatok. Desisyon po natin kung papapasukin po natin Siya sa ating mga puso. Sapagkat ayaw Niyang namimilit, gusto ng Panginoon na tayo po mismo ang mag-decide para po sa Kanya. Gusto Niya maging parte ng ating buhay at bigyan tayo ng lakas na mapanagumpayan ng ating mga suliranin dito sa mundo. Oh, magandang ano yan, kasabihan na galing sa Bible. Kasi kung itatrans ang pagkaintindi ko yan sa larangan ng ano pagkain, eh pag may nararamdaman tayong masama na sa ating katawan, iyan ay isang pagkatok ng Panginoon. Kumakatok siya, halimbawa may sipon tayo, kumakatok siya sa atin. Na tayo ay nagkakamali sa ating physical na pangangalaga. Sa health natin, kumakatok siya kung medyo naglulobo tayo o kaya nag-overweight o kaya may nararamdaman tayong sakit, kumakatok siya na sana'y bumalik ka sa original diet na tinalaga ng Panginoon noong creation. Tama po yung sinasabi niyo, Kuya Arnel. Kasi sa spiritual life, kailangan pumasok muna ang ating Panginoong Jesus sa ating mga puso para maging mabuti tayong tao. Katulad din sa ating physical na health, kailangan may mabuting pumasok sa ating katawan, like healthy fruits and vegetables, para naman maging maganda ang ating pangangatawan. Oo, tama ka dyan, Jam. Kasi ang diferensya kasi sa atin, dahil nasanay na tayo sa appetite, eh ayaw pa natin, gusto natin ipagpatuloy yung health, yung pagkain natin na hindi maganda, maghahanap na lang tayo ng ano, ng mga gamot na magtatago ng mga nararamdaman nating sakit. Tulad ng ano, yung mga painkiller. Pero ayaw nating magbago ng ating lifestyle. So, importante po talaga na kung gusto nating magkaroon ng masagana at masayang buhay, isang meaningful life na hindi dependent sa droga o mga gamot na ginagawa ng tao, kailangan baguhin natin ang ating lifestyle. Kasi di ba po hindi rin magiging masaya ang ating buhay kung mahaba nga naman, pero dependent naman at may tinatago tayong sakit. Oo, may mga maintenance tayo, tapos yung sakit natin hindi maalis-alis. Kaya dito may naipaghanda akong isang dish na pwedeng makapaggamot sa atin kung susunod lang tayo comprehensively sa health councils ng Panginoon. Ayan, so hindi na po natin patatagalin. Let's now proceed to our first recipe for today. Okay po, Kuya Arnel, ano po ang ating recipe at yung mga ingredients na kailangan natin para sa recipe natin? Ang pangalan po ng recipe natin ay tofu and mushroom steak. Wow! Oh. Tofu and mushroom steak! Oh. So, maganda po ito kasi madalas yung mga tao ay mahilig sa steak, pero yung beef, yung base sa meat. But this is a unique experience kasi we will use vegetables, vegan dish po ito. Yes, ayan. 100% plant-based dish. Ito po, ang una nating main ingredient is the tofu.
which is anti-oxidant din, may role siya sa intelligence natin, nakapag-i-improve ito po ng intelligence at saka sa beauty. Ito, meron tayo pong mushroom, anti-cancer, antibiotics din ito, at maganda rin po ito sa mga ailments natin, nakapag-boost ng immune system. Meron po tayong root crops, lalong-lalo na po itong radish. Ano po siya, tungkol naman to sa mga intestinal problems natin, sa stomach, liver, and kidney, makakapag-improve siya. Ngayon, umpisa na ba natin? Sige po. Okay. Una po natin ay papainitin po natin itong tofu para ma-regenerate siya. So meron po tayong simmering water. Simmering water. Ilagay lang po natin dyan and boil for about 5 minutes. Alam niyo po, Kuya Arnel, maganda yung nabanggit niyo po yung intelligence. Kasi meron po akong nabasang study na meron palang link ang high IQ and intelligence. Alam niyo po ba yun, Kuya Arnel? Kasi, oo ba naman. Kasi meron pong isang STEM biologist na nagsasabi na kapag meron daw pong high IQ ang isang tao, they are more aware of health issues. Kaya na-apply nila yung mga natututunan nila. Kaya sila nagiging vegetarian. Kasi di ba po yung intelligence ay hindi lang yan about sa kaalaman, kundi it's also about application of what we know. Kaya kapag alam natin yung mga nutritional facts na nakukuha natin sa pagbabasa ng libro, ay na-apply natin siya, which leads to reformation of lifestyle choices. Oh, exactly dyan. Tama ka dyan. Application ng natutunan nating knowledge is called wisdom. Wow, yan. Tama application po yan, dyan. Wisdom. Application, siyempre, patungo sa pag-glorify ng Panginoon, di ba? Tama. At sa kabutihan ng lahat, di ba? So, chinap na po natin ang ating natin garlic. Ito, pakasi mag-saute tayo ng mushroom. Mm-hmm. After simmering tofu, hahanguin na po natin siya para i-drain. Ito na po siya. I-drain po natin siya, no? After, dito po ay mag-saute na tayo ng mushroom. Para naman sa so yan po ay parang dish. Magsasubstitute sa ating meat, yung tofu. Yes, exactly. So ngayon po ay iinitin na natin ang ating kawali para sa ating pagisa ng garlic. Yan. Opo. Lagyan po natin siya ng extra virgin coconut oil. Gumagamit po tayo ng coconut oil kasi ito po yung may pinaka-highest na resistance sa heat. Para hindi po mag-create ng toxins at cancerous na mga elements. Ayan. After heating, magsosaute po tayo ng garlic. Isa po itong antibiotics, natural antibiotics. Halo po natin ito. Ngayon, ilalagay na po natin itong mushroom. After po siyang mangamoy na, pag lumalabas ng kanyang bango, ilalagay na po natin itong mushroom. Maganda po yung ginagawa niyo, Kuya Arnel. Gumamit tayo ng mushroom kasi ina-absorb niya yung lasa ng ating dish. Opo. So yung mushroom ay na-absorb niya yung flavor ng garlic. Opo. Kaya parang mas lumalabas yung lasa. Ayan. Kasi di ba po yung mushroom ay medyo bland siya. Oo, kaya medyo bland. Yun yung nag-a-absorb ng flavor. Kaya ito po yung pang-immune booster natin. Pinapal brown lang po natin ito. Maganda po talaga na nakakapag-isip tayo ng other ways on how to make steak na hindi tayo dumedepende sa meat. Lalo na po dun sa mga nag-i-struggle pa kung paano nga ba magkaroon ng transition dun sa mga nakasanayan na nila. Di ba po marami talagang gustong maging vegetarian pero nahihirapan kasi sanay sila sa meat. Kaya maganda po tong dish na to para alam natin kung anong pwedeng pang-substitute yan, sa mga dish na gustong-gusto natin. Opo, tama yan. Ito po yung yung dried mushroom po ito, pinag-soak natin sa tubig, mga 5 minutes hanggang maging ma-replenish po siya, maging fresh naman uli ang forma niya. No? Saka natin siya i-saute. Kuya Arnel, ano pong klaseng mushroom po ba yung ginamit natin? Shiitake mushroom po ito. Yung pinaka may mataas na anti-cancer na element. So ito pong shiitake ay dried? Dried, Dried po, tapos binabad natin sa tubig. Oh, para ma-regenerate siya ulit.
chinap natin. Oh, chinap natin. Tapos ito na sinutay natin. Lalagyan na po natin siya ng konting soy sauce. Yan. Kuya Arnel, saan po kayo nakakuha ng shiitake mushrooms? Meron po dyan sa may supermarket, meron dyan sa... Madali lang naman po. So available naman po siya sa ating groceries opo, at supermarket. Opo. Madali lang naman po ito. Set aside na po natin ito. Sige po, ilagay po natin sa isang plate. Dito po, sa bowl. Tapos, Kuya Arnel, ano po yung sunod nating gagawin? Magpi-plating na po tayo. Ah, plating na kagad? Ang bilis na po ng dish na ito. Parang ilang minutes lang. So, plating. Plato. So, maganda po pala ito sa mga fast people. Yung mga kailangan mabibilis lang ng mga dishes para makain nila kagad. Opo. So, maganda to kasi hindi na tayo kailangan dumipende sa fast food. Kasi itong dish na ito ay napakabilis gawin. Ayan. Yan. So, piniplate na po natin ang ating first dish. Ang tofu and mushroom steak. Yan. Tapos ito naman pong mushroom, ilagay na po natin dito. Katabi niya. Yan. Tapos ito pong ano natin. So may sauce pa po ba tayo ilalagay dyan? Meron po. Ayan, gagawa pa tayo ng ilalagay na po natin yung sauce. Root crops natin, yung pang mag-aalaga sa ating tiyan, tungkol sa liver, kidney. Lalagyan po natin sila dito. So isi-shred po natin ang ating, ano po ba ito? Radish. Oh, yung radish. Isi-shred po natin ito. Yung mga maliliit lang po, ano? Maganda po talaga na nag-explore tayo ng mga bagong dishes tulad nito kasi sabi raw po, ang ating katawan ay nare-renew siya every 7 years. Oo. So, in a sense, tayo po ay hindi talaga kasing tanda ng ating chronological age. Mas bata pa tayo kasi yung cells natin ay nare-renew siya, nababago siya, or nagiging nare-replenish. So, yung cells natin 10 years ago ay hindi na yung cell natin in at present time. Kaya maganda talaga na kumakain tayo ng good food, living foods, para yung cells na eventually will make up our bodies ay maganda at younger. Kaya siguro naman pong carrots. Kaya siguro yung mga tao in Bible times ay halos umaabot ng 1,000 taon. Di ba po, Kuya Arnel? Oo. Kasi yung kinakain nila ay talagang malapit pa doon sa original diet na tinalaga ng Panginoon. Ayan po. Yan, so grenade po natin ang ating carrots. Tapos, ihalo po natin ito. Ilalagay na po natin dyan. Ayan. 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 So, eto na po. Tapos, gagawin po natin itong sauce. Yung sauce po natin. Haluin lang po natin yung soy sauce. 1/4 cup of soy sauce. Dahil 1 teaspoon po ng sesame oil. Isang teaspoon ng calamansi juice. At saka po yung 1/4 cup na sugar. Mm. Yan po. So yung calamansi po natin ay bibigay ng pagka sourness sa ating steak. Sweet, may pagka sweet siya, may pagka sour. Mm. Okay. Maganda po talaga yung naglagay kayo ng calamansi kasi alam niyo po ba na yung calamansi ay isang detoxifier din. Opo. Diba sabi nga po, pag gising sa umaga, it's best na uminom tayo ng tubig na may konting calamansi. Kasi nadidetoxify daw yung ating katawan. Opo. Yan, so binubuhusan na po ng sauce ang ating dish. Yan, ayan na po. Ayan, so this is our simple but delicious meal. Ayan na po, steak natin. Ito po ang ating steak. So, Kuya Arnel, bigyan niyo naman po kami ng recap kung paano po natin gawin ang vegan dish na ito. Ito po, ang ginawa po natin dito ay may mga ingredients po natin ng mga 100 grams of hard tofu, 50 grams of shiitake mushroom, tapos may 10 grams of raw radish and carrots. Yan po. Ayan, so maraming salamat po, Kuya Arnel. Iseset aside po muna natin to. Mamaya po ay titikman natin kung gaano nga ba kasarap ang ginawa nila.
natin. Ayan. So, ang next dish po natin ay... Ano po yung next dish natin, Kuya yung Arnel? Yung pasta po ang next dish natin. Pasta. Yan. Ito po, ilalabas po natin yung ingredients natin. So, ang next dish po natin ay pasta. At isang trivia lang po sa inyo, mga kaibigan. Alam niyo po ba na ang pasta ay Italian word for paste, which means a combination of flour and water. Ayan, so yun po yung pasta natin, Kuya Arnie. Yes, opo. Ito pong pastang ito, kakaiba po ang sauce nito based on beans. Kaya ang tawag natin dito ay pasta with bean sauce. Galing po sa poutine. Ang ganda okay po ng title natin, oh. Pasta with bean sauce. So, yan. Ano po yung una natin gagawin? At bago po muna yan, ano po yung mga ingredients na kailangan natin para po sa next dish natin? Ang ingredients po natin dito ay walang iba kundi yung base nating pasta, semolina flour, made from semolina flour. Meron po tayong tomatoes para sa mga vitamin C po natin. Yung white onion para sa immune system at saka sa anti-bacteria natin. May garlic tayo. At meron po tayong garban sauce. Na ito pong garban sauce ay magandang source of protein para sa diabetes din po ito at sa intellectual regeneration. Ganon. Okay. O kaya, mag-umpisa na ba tayo? Sige po, umpisa na po tayo. Ayan. So, painitin na po ang ating kawali. Mag-iinit po tayo ng extra virgin coconut oil. So, ang beans na gagamitin po natin para sa pasta na to ay chickpeas. Yes, or garbanzos chickpeas po na tinatawag. Alam po ninyo, pag sa chickpeas, isa po yan ang pinakabagandang paggawa ng beans. Pag beans ang liluto natin, ay intay para mayroon po siyang element na tinatawag nating trypsin na growth inhibitor. Hindi po yun dapat na makain natin. Kaya para mawala po yun, ay dalawang ways ang pwede natin gawin. Either na ipa-sprout natin yung beans or sa pamamagitan ng pagluto. Ngayon nawawala yung trypsin na element sa isang beans. Ang ginagawa po kasi nito ay nag-i-inhibit siya para ma-process yung protein. Okay. Kaya para mawala po yun, ang gagawin po natin ay lulutuin natin siya para mawala yun. Tapos, yung trypsin. Opo. Okay. Ayan, so mainit na po ang ating dana. Ilalagay na po natin yung garlic and white onion. Pero pwede rin pong red onion yung gamitin natin. Pwede rin po yung red onion. Ayan. Hanggang po siya maging caramelized at lumambot. Siguro po mga around 2 minutes. Mga 2 to 3 minutes. Ngayon, pag malambot na po siya, pwede na po nating ihalo yung tomato. Okay, tomato. Raw tomato. Ayan. So yan pong parang magsisilbi nating tomato paste. Ito po yung kaya gumagawa tayo from scratch na parang tomato paste. Tama yung jam. Hindi kasi tayo dapat bumili ng sa labas kasi hindi natin alam kung anong mga nakahalo dyan. Kasi normal kasi sa isang commercial na produkto, lalo na sa food industry, may nakahalo dyan ng mga preservatives na hindi natin alam, hindi natin maintindihan. Dahil yun ang habol ng food industry. Kasi nandyan yung sekreto nila Kung sino ang mas matagal sa shelf, siya ang panalo. Di ba? Siya ang magkakaroon ng mas maraming benta. Kaya sa pagsasaliksik sa loob ng food industry, maraming ginagawa para ma-preserve yung pagkain. Pero ang ginagawa natin, simple cooking and the most nutritious makukuha natin ng ating katawan. Tama po. Alam niyo po, Kuya Arnel, may naalala akong Bible verse galing sa mga sinabi niyo na it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Kasi, di ba po, tayo ngayon, mga tao, mahilig na tayong gumawa ng processed foods na bumili mula sa mga shelf na, di ba? Di na natin alam kung paano ba kumuha ng natural food na yung pumitas ba sa halaman mismo. Ang nangyayari tuloy, hindi na natural yung nakakain natin pagkain at hindi na magiging maganda ang pag-regenerate ng ating cells. Kaya it's better to trust in the Lord na kunin natin kung ano yung ginawa niya mismo, galing mismo sa kanyang kamay. Yung
fresh from the plant. Hindi yung dumaan na sa kamay ng tao na na-process na kasi nagdi-decrease yung nutritional value ng ating vegetables. Exactly, tama talaga dyan. Kasi yung sinabi mong pumitas sa punong kahoy, sa mga tinanim, ay na talagang biblically, alam natin yun na yung galing talaga, yan sinabi ng Panginoon. Kasi nang pinalayas tayo sa ano, sa Eden, sa Garden of Eden, sinabi niya na ang pagkain ninyo ay manggagaling sa lupa. Di ba? Sinabi niya. Sinabi niya po si na Adam na si Adam by the sweat of your brow you shall eat. Kaya so kailangan nating magtanim. Diyan tayo mabubuhay. Kaya sa ngayon, ginagawa natin yun para makapagsunod tayo sa kanya at manatili tayong healthy. Di ba? Ganyan kasimple lang ay susunod lang tayo sa kanya at mananatili tayong healthy. Saka isa pa, yung pagtatanim, ay yun ang pinakamabisang exercise. Alam mo ba? Hindi yung nasa gym, hindi yung may artificial environment na naman po tayo. Ang pinakamabisang exercise, yung gym. Hindi yung pagtatanim. Kasi yun po yung natural. Natural, nagagawain ng tao, ganun. Aakyat ka sa puno, magbubungkal ka ng lupa. Lahat ng bagay ng katawan mo ay mababanat. Di ba? Okay, yan. Tama po yung sinabi niyo, Kuya Arnel, at mas lalong maganda kung yung itatanim natin ay yung pwede nating makain. Exactly. So in a way, parang nagiging self-sufficient na tayo, di ba po? Na hindi na natin kailangang dumipende sa groceries or sa labas na processed foods, na kundi we can make our own food and be sure that it's healthy and organic pa. Kasi hindi naman natin kailangang gumamit pa ng kung ano-anong chemical kasi it's for our own use naman. Oh, exactly. Ganun, nilagay na po natin yung beans natin at ibang mash po natin para po magkaroon siya ng yung medyo thick sauce. Yung beans po ay parang thickener na din. Oh, parang thickener na siya. Acting as a thickener na rin siya. Ano? Ngayon po, kung gusto nyo maging fine pa siya, pwede nating ilipat sa isang blender para maging fine ang cutting sauce. Ano? Ngayon po, lalagyan na po natin siya ng herbs rosemary. Yan. So aside from pasta, Kuya Arnel, ano pa po ba yung ibang mga dishes na pwede natin mapanggamitan ng rosemary? Marami pong napagagamitan ito. Pero sa ngayon po, sa food industry, ginagamit ito sa manok. Manok? Oo, manok yun. Pero tayo pong nasa vegan recipes po, saan po natin pwedeng gamitin ang rosemary? Sa lahat po. Sa lahat. Pati sa tinapay, pati sa paggawa ng pizza. Sa pizza sa din po, fried pwede. Rice. Pwede po yun. Kasi ito, versatile po yung herbs na ginagamit natin. Kahit na ano pong herbs, versatile yun. Depende na lang po yung kung ano ang ating hilig na pagpipilian ng herbs. Ano. Kaya ito po, ilalagay po natin dyan para maihalo na sa ating ano sauce. Ngayon po, kung halimbawa medyo nagdadry na siya, pwede po natin unting-unting dadagdagan ng tubig. Okay. Yan, sige. Tubig. Tapos, lagyan po natin siya ng seasoning, salt. So, di ba po mas maganda na ilagay natin yung salt kapag malambot na yung malambot chickpeas na po. Para malambot hindi na tumigas. Hindi na rin siya titigas kasi dinurog na natin. Oo, nga po. Dinurog na natin siya. Kaya, ito na po. So, ito na po ang ating sauce para sa ating pasta. Titikim po na muna natin yan kung okay na ang seasoning. Alam niyo po ba mga kaibigan, maganda talaga kapag vegetarian yung ating dishes kasi we learn to appreciate simpler flavors. Kapag first time nating makatikim ng vegetable-based dish, minsan parang sa tingin natin ay may kulang kasi nasanay tayo sa lasa ng karne. But if we just pursue and be determined na magkaroon talaga ng lifestyle change, yung pantikim natin ay mare-regenerate din at mababago at matututunan nating mag-appreciate ng tunay na lasa ng gulay. Opo. Ayan. Okay na po. Kulang na lang tayo ng konti pang seasoning. Ayan. So yung pagdagdag po natin ng ating seasoning ay based na lang po sa ating panlasa, yung personal taste po natin. Tapos para magkaroon po ng twist, lalagyan po natin siya ng chili. Ayan. Ayan, chili. So, mga para Bicolano, medyo lagyan spicy po niya ng sili. Ayan. Ayun po, kompleto na po ang ating sauce.
ihahalo na po natin yung pasta natin, okay? Yan. Kuya Arnel, may tanong po ako, bakit po yung pasta natin ay puti? Eh di ba po meron namang mga pasta na green, may red, so ano po kaya ang rason kung bakit ganun? Meron po, may kanya-kanya po kasing pastang ganyan, may hinahalo silang mga vegetables. Ngayon. Ah, vegetables. Pag red po, ano po yung hinahalo nila? Pwede pong carrots ang nandoon, pwede naman yung may turmeric. Depende po sa kung anong gusto nyong ihalo. Kasi yung green parati po, kasi green yung ginahalo nila eh. Pag green po, ang hinahalo nila doon ay... Ay mga gulay. Gulay, tulad gulay. Ng spinach. Opo, gulay. Basta yung spinach. Green na magbibigay na color sa ating color. Pasta. Ngayon, mag-plating na po tayo. Ilalagay na po natin. Yan. So, ito po ang ating second dish for today's episode. Ang pasta po. Pasta. Tapos, so, pampahaba ng buhay. Totoo nga naman, pampahaba talaga ng buhay kasi hindi lang dahil pasta, kundi dahil vegetable-based dish pa siya. Ayan. Tapos, lalagyan po natin siya ng garnish. So, yan po ang ating rosemary. And best is serve po natin siya and with toasted bread. Ayan, toasted bread. So, ito na po ang ating complete finished product. Ito pong product natin. Kuya Arnel, bigyan nyo naman po kami ng recap kung ano po yung inyong ginawa para po magawa itong dish na to. Ito na po yung dish na ginawa natin ngayon. Pasta with garbanzo sauce yeah. Or with bean sauce. Composed po nito ng pasta, may white onion, tomatoes, garlic, and salt. Ayan na po. And tomatoes. Oh, okay na po. So, napaka-basic lang po ng ginawa natin, Kuya Arnel. Maganda po talaga kasi hindi natin kailangang mag-enter pa ng culinary arts school, kundi maging creative lang tayo sa pagluluto natin. Oh, ano Jam? Gusto mo ng tikman ba ang ating niluto? Ay, opo. Tara, tikman na natin. Sige, kuha ka na dyan. Ayan. Ako rin. Bigyan mo rin ko ng kutsara. One for you. Ayan. So, tikman po na natin ang first dish, yung tofu and mushroom tofu steak. Tofu and mushroom steak. So, huwag po tayo ng mushroom. Okay. Ayan, huwag tayo ng mushroom. Ayan. Good. Sweet. Yung sweetness. Balance. Nasahan ko po yung garlic kasi na-absorb ng mushroom yung taste. Oo. Yum. Let's try our second dish. Okay po. Sige. Po ay ang pasta with chickpeas. Pasta with chickpeas. Kutin po muna natin. Ito yung beans. Kahit na ano pong beans pwedeng gamitin natin dito. Pwede po yung mga kadyos, perkioles. Pwede pong gamitin yan. Good. Very good. Masarap po. Okay lang. Okay lang spaghetti, po. Oo. Oo, parang... At kakaiba pa to kasi may herbs tayong ginamit. Tapos po, ang kasarapan po nito at ang kalagaan nito ay balanse na ang makakain natin dyan. Meron tayong protein, meron pa tayong carbohydrates. Ayan, so complete meal po itong i-prepare sa atin ni Kuya Arnel. Opo. Maraming salamat po. Dito lamang po yan, where you can feel not only your tummies, but your spirit. Food and Soul, Bicol Edition. Bringing God's truth home. You're watching The Hope Channel. It takes a global network to be in touch with planet Earth's global community. Hope Channel broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. Hope Channel provides a diverse cultural programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television.
Welcome to Hope Channel. Presenting the best news in the world. You're watching the Hope Channel.